Ito mga bro, bago natin umpisa ng ating pagre-repair, bali babatiin natin at pasasalamatan yung mga taga-subaybay natin na sina Marian Palima, Ramilio Bernardo ng Cebu, babatiin natin si Jonel Climaco, batiin din natin si Edwin Amoto ng Island Garden City of Samal. Salamat kay Sam Ramos. Ganun din kay Nice Lagi. May ano din to, may vlogger din to mga bro, si Nice Lagi. Ganun din, babatiin natin si Amboy Obrero ng Ormoc City. Noel Tech ng Bautista, Pangasinan. Arnold Electromechanical ng Riyadh, KSA. Ganun din kay Leonora Prosha ng Sambuanga, Sibugay. Salamat din kay Jerome Arocha ng Cagayan de Oro City. Joaquin Bernas. Okay, salamat. Batin din natin si Aaron Villacorta ng KSA. Ganun din kay Nestor Rivera, Aljo Ola, at saka si Mario Tech ng Pandi, Bulacan. Okay, maraming salamat mga bro, yung walang sawang pagsusubaybay sa atin. Okay mga bro. Hello mga bro, ito may gagawin tayo ngayong TV Plus. Ang problema nito mga bro ay wala siyang power. Walang indicator light dito na red. Okay, bago natin na mag-focus dito, i-check muna natin yung adapter niya. Bali yung adapter nito ay 12 volts yung output niya. Bali i-check natin mga bro kung meron siyang supply. Okay, sasaksak natin. At check natin kung meron siyang 12 volt supply. Pag walang 12 volts, ibig sabihin, doon yung adapter ang may problema. Pero pag meron siyang 12 volts at isinasaksak natin dito ay walang standby, itong unit ang problema. Okay, check natin. Bali, negative yung sa labas, yung pinakaloob yung positive. Yan, meron siyang 12 volts mga bro. Tapos, kapag sinasaksak natin dito, ay wala siyang excuse me, yan, wala siyang indicator light. Okay, so kung mapapansin nyo dito bro, mga bro, oh, naka ano pa, naka silyado pa, ibig sabihin hindi pa to nabubuksan. So check natin kung may kung anong problema nito. Ayan, check natin, check na natin ulit. Galaw natin. Kung minsan baka naglolos. Okay naman mga bro, wala namang lost connection. Okay mga bro, bubuksan natin tong ano, TV Plus. Bali, may tornilyo siya dito, may screw siya dito. Tanggalin lang natin. Yan. Mga bro, bali natanggal natin yung bali dalawa lang yung ano na to, screw nya. Ayan, napunit na yung ano nya, pinaka seal. Bali ito mga bro, nabuksan na natin. Check natin tong ano, hanap tayo ng ano dito, ng short
Bakit hindi siya mag-power on? Dali. Ito yung oh, may nare-reading tayong short mga bro. Ito, pag nag-test tayo dito sa may ceramic. Yan, ilapit natin. Yan o. Yan, test natin. Yan o. Bali, kunin natin sa ground. Yan yung ground niya. Tapos, dapat hindi na yan tutunog dito. Ibig sabihin, i-check natin kung ano, sana yung short lang dito, yung ceramic lang. Kasi pag nasiraan tayo nitong 5 volts regulator, tapit natin. Yan. Bali, ito yung nakikita nyo yung 5 volts dyan, no? Positive 5 volts. 5 volts regulator yan. Tapos, ito naman na susunod sa kanya na IC ay 3.3 volts regulator. Tapos, susundan mo yan. Pupunta pa yan dito sa may 1.5 volts regulator. Sana, ano lang, yung capacitor lang na ceramic. Kasi, pag sira na yung 5 volts regulator, wala tayong pamalit. Kaya, gagawin natin dito ay tatanggalin natin tong ano, ceramic na ito. Yan. Pag tinanggal natin 'yan, ay shorted pa rin siguradong yung ano na 'yan, yung 5 volts regulator. So, mga bro, tanggalin natin ng ano. Okay, bago pala natin tanggalin yung ceramic. Sa magandang tanggalin natin yung ano niya. Pinaka case niya kasi baka ano, iinit yung sa loob niya may madideform dito sa may ano niya. Okay, tanggalin natin yung ano, ceramic. Tanggalin ko na muna mga bro. Ang hirap mag ano. Focus ko muna. Ito mga bro, natanggal na natin yung ano, ceramic. Ayan. Tanggal na natin. Tapos check natin yung ano niya, circuit yung pinagtanggalan natin. Ito mga bro, wala na. Baliwala na yung short. Tapit natin yan, no? Wala na. Wala nang nagbabuzzer doon sa restore natin. Tapit natin. Yun, wala na mga bro. Buti na lang. Buti na lang pala, hindi natin kanina tinagalan nung tinesting natin sa sinaksakan nun sa adapter. Kasi kung tinagalan natin yon, masisira yung mismong adapter natin, ang 12 volts. Buti na lang pala, ano, sandali lang nung tinest natin kanina. Yan. So yung pinakasira niya lang pala ay itong yan, yung ceramic na yan. Pinakasira niya. Ayan, mga bro. Itos natin, oh. Oops. Saan na siya nagpunta? Ito, tumalsik na. Okay, hanapin natin. Ito mga bro, test natin ulit.
Ayan o. Shorted nga siya. Buti na lang mga bro. Ito lang yung pinaka sira niya. Ito, pwede naman na hindi na ito ilagay kasi sa filter naman yan. Meron naman na din itong filter niya. Kasi yung 12 volts pag pumasok diyan, yan meron siyang inductor diyan. Ano natin? Diyan ah. Yung L 15 saka 16, tapos dadaan siya dito sa may filter capacitor. Tapos diyan. Tapos dun sa 5 volts regulator. Pwede naman nang kung wala kayong pamalit dito, pwede naman na kasi may filter naman nito. At saka may filter pa yan dito sa loob ng adapter niya. Pero lalagyan pa rin natin dahil meron naman tayong ilalagay. Kukuha na lang tayo sa mga dun sa ano, top board, 12 volts din yung mga yan, yung same size din. Bali dito mga bro, kuha na lang tayo dito yung kaparehas niya ng size. Mga bro, tatanggal tayo. Ito mga bro, bali may na natanggal na tayo dito na ano. Ito siya, okay na siya. Ayan, ayan, okay na mga bro, lalagay natin. Ayan mga bro, bali napalitan na natin. Ayan, bali okay na siya. Bali yung ito yung pinaka ground niya, yan. Ito yung positive side. Yan okay na mga bro. Testing natin. Testing natin. Pag umilaw na yan. Okay na. Ayun mga bro, okay na. Check natin yung mga ano dito kung normal yung mga voltage para maging familiar kayo sa mga voltage nya. Nakalagay naman dito eh yung ayos lang natin ng maayos. Yan, bali ito yung 5 volts regulator. 5 volts. Ito yung short kanina na ano, na ceramic, 'yan. Bali diyan makakasukat tayo ng 12 volts diyan, 'yan. 'Yan yung supply papunta sa 5 volts regulator. Kaya ang out niyan ay 5 volts. Tapos dito 3.3. Yung IC na susunod 3.3 'yan. Tapos dito na ano na to. 3.3 yung in niya, ito pala yung out niya, 1.5. Okay mga bro eh, dahil okay naman na siya, linisan lang natin ng ano to para malinis naman. Brasin natin ng thinner. Ito mga bro, bali na linisan natin na natin ng lacquer thinner. Okay na yan. So, alagay na natin. Testing na natin sa ano. Kung gumagana pa siya, kung may picture. Itong mga bro, ilalagay na natin itong mga ano niya para matesting na natin. Ayan. Ayan. Ayan, nagkaano na agad yung TV. Bali, ang ginagamit ko pala dito na ano mga bro. Kasi dito sa amin medyo mahirap yung signal pag yung antena niya na yung original na antena niya. Ang ginagamit namin dito yung mismong antena na ng TV. Yung Baron, yung mas maganda pa yung original. Mas malakas pang pick up kaysa yung sa dating antena nitong TV Plus. Kagaya nito, yung Baron ito na antena, original. Pag itong nakasalpak, ang ganda, ang linaw. Okay na mga bro, ano na siya. Bali itong TV pala na to na ano natin, na LG.
di ko na siya ginawa ng video kasi backlight naman yan, LG na LED TV, 42 inches. May pag may na-upload ko na dati na ano, hindi ko na inuulit. Kalimitan yung mga nitong nagdaan, kaya kung mapapansin nyo, puro mga CRT yung mga ginawa natin ng video. Kasi yung mga pumapasok na LED TV, ano naman na. Yung iba, no, power na gawan na natin ng video. Kaya di ko na siya inuulit. Ayan mga bro, lipat nga natin sa ibang channel. Ayan, okay naman.